Balikan natin ang kwento ng superstar na si Nora Honor at kung magkano ang kanyang yaman. Si Nora Honor ay ipinanganak sa Barrio San Francisco, Iriga, Camarines Sur kay Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Sa siyam na magkakapatid, kabilang na dito ang aktor na si Eddie Villamayor na pinasok din ang mundo ng showbiz pero di gaano nagtagal. Nag-aral siya ng elementarya sa Mabini Memorial College noong taong 1959 hanggang taong 1960 at lumipat sa Nichols Air Base Elementary School noong taong 1960 hanggang taong 1962. Nagtapos ng high school sa Generosa de Leon Memorial College sa Parañaque. Ang unang awitin na nilabas ni Nora ay The Way of a Clown na itinuro sa kanya ng kanyang Lola Teresa. At Antebellum naman sa kanyang diction interpretation at expression sa pag-awit at nagbigay sa kanya ng screen name na Nora Honor ang superstar at golden voice ng Pilipinas. Bago ang kanyang kasikatan ay namuhay si Nora Honor sa kahirapan. Pagtitinda ng tubig at pili sa harap ng Bicol Express sa istasyon ng train. Mahilig sumali si Nora sa amateur singing contest at binibili niya ng bigas ang kanyang kinikita sa singing contest. Naging kampiyon si Nora nang sumali siya sa radio singing contest na Darigold Jamboree, ang awiting You and the Night and the Music. Nanalo din siya sa The Liberty Big Show. Hindi siya pinalad sa tawag ng tanghalan sa una, subalit sumubok uli siya at siya na ang naging kampiyon. Ang National Grand Final ng tawag ng tanghalan noong May 29, 1967 sa awiting Moonlight Becomes You. Pagkatapos ng pagkapanalo sa tawag ng tanghalan, lumabas si Nora bilang guest star sa concert ni Timmy Euro sa Araneta Coliseum. At unang guest sa TV sa An Evening with Pilita at Carmen on Camera ni Carmen Soriano. Hinangaan at tinaguri ang Golden Voice. Noong October 2, 1967, pumirma ng kontrata sa Sampaguita Pictures. Noong 1967, gumawa na agad siya ng supporting roles. Sa anim na pelikula ang awiting Moonlight Becomes You, They're Just Forever at No Return No Exchange ng Jasper Recording. 1969, natapos ang kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures at binigyan siya ng Tower Records ng first starring role by Tower Productions kasama si Tirso Cruz III na the musical Teenage Idols. December 19, 1969 sa koronasyon ng Sampaguita, si Nora ang muse kung saan ibinigay ni Tirso ang manika na si Maria Leonora Teresa. Si Maria Leonora Teresa ay isa sa pinakasikat na manika sa Pilipinas. Gumawa pa ng awiting Maria Leonora Teresa na inawit ni Tirso Cruz III. Sa larangan ng recordings, umabot ng 260 singles at 500 songs. Kabilang ang 30 golden record ng awiting Pearly Shells noong 1971 at isa sa biggest selling sa Pilipinas. Si Nora Honor ay ikinasal sa aktor na si Christopher De Leon noong January 25, 1975. Ang kanilang isang anak ang aktor na si Ian De Leon, Matet at Lotlot De Leon, Kiko at Kenneth. Si Nora Honor ay nakagawa ng higit 180 pelikula sa iba-ibang estilo. Musika, komedya at love story. Nakakuha ng international awards at nominasyon. Kauna-unahang aktres na nagwagi sa Cairo Film Festival sa pelikulang Flor Contemplacion noong 1995. Si Nora Honor ay nanirahan sa Amerika noong taong 2008 at nagbalik sa television at pelikula noong taong 2011. Ayon sa Celebrity Network, si Nora Honor ay mayaman o net worth na $20 million o mahigit kumulang na 986,000 million pesos. Hanggang sa muli.